Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Today guys, ang topic natin ngayon is ilang outlet para sa 30 ampere na circuit breaker. Okay, so last meeting guys, pinag-usapan natin yung 20 ampere na circuit breaker, kung ilan ba yung outlet na pwede natin install sa kanya. Okay, today guys, ang pag-uusapan naman natin is 30 ampere na circuit breaker at kung ilang outlet yung pwede nating install sa kanya. Okay, dito sa ating circuit breaker, so ito yung circuit breaker na 30 ampere. Okay, sabi ni Philippine Electrical Code, lahat daw na gagamitin natin na circuit breaker or i-install natin sa loob ng bahay is 80% lang yung allowable na pwede natin gamitin. Okay, bakit? Kasi para na rin sa ating safety factor. Okay, so ang mangyayari to guys, 30 ampere times 0.80% is equal 24 ampere. And then yung isang outlet daw natin, sabi ni Philippine Electrical Code, is pumapatak ng 100 watts. So guys, ito yun. So yung isang outlet natin na 1 gang is pumapatak ng 180 watts. Okay. And then, ang gagamitin nating wire dyan guys is 5.5 mm or number 10. So last meeting guys, discuss ko na sa inyo yung mga sukat ng wire. So pagtaas ng ampere is pagtaas din ng ating sukat ng wire. Okay, so malinaw tayo dito. Okay. So now guys, speaking of convenience outlet. So yung mga pwede natin palang isaksak sa ating mga convenience outlet is tulad ng charger, laptop, PC, and then TV, stand pan or electric pan. So ayun guys yung mga pwede natin isaksak. So sa convenience outlet natin guys, so hindi natin pwede dyan isaksak yung mga ref, aircon, heater, oven. Bakit guys? Kasi yung mga appliances na yan is meron yung mga sarili-sariling saksakan kasi sila ay SPO, so tinatawag na special purpose outlet. So iba yung kanyang computation o range pagdating dito sa ating mga convenience outlet. So malinaw tayo dito guys. So now guys, ang gagawin natin is kukumpute natin kung ilang convenience outlet yung pwede ating install sa 30 ampere na circuit breaker. Okay, so gagamit tayo guys ng Ohm's Law. So ito yung ating Ohm's Law. So paggamit guys ng Ohm's Law, so last meeting yung computation natin sa 20 ampere na circuit breaker is parehas lang yun. So wala ang pinagkaiba sa computation ng 20 ampere at sa computation ngayong 30 ampere. Okay, dito guys sa ating Ohm's Law, since nawas yung ating hinahanap, ang formula na gagamitin natin dyan, P equals voltage times ampere. Okay, so ang mangyayari nito, watts, power, voltage times ampere. Okay, so watts equals 220 times 24 ampere. 220 times 24 ampere. So yung 220 natin guys is ito yung common or given na sa ating lugar. So 220 yung supply natin sa ating lugar, kaya 220 volts ito. Okay, itatimes natin siya guys sa 24 ampere. Yung 24 ampere guys, dito siya nanggaling sa 80%. So minultiply natin yung 30 amperes sa 0.80%, kaya 20 ampere yung kanyang kinalabasan. So 220 volts times 24 ampere is equal 5,280 watts. Okay, now ang gagawin naman natin, so hindi pa sa dyan siya tapos, so i-divide natin siya sa 180 watts. Yung 180 watts guys, ito yung piraso ng ating convenience outlet. So sabi ni Philippine Electrical Code, yung ating isang piraso ng ating convenience outlet is pumapatak siya ng 180 watts. So i-considered natin na 180 watts siya. Okay, so 5,280 watts divided by 180 watts equal 29.3. So ang mangyayari ito, so 23 pieces or gang na pwede nating install sa 30 ampere circuit breaker. Okay, since nang ang ginagamit nating outlet sa ating bahay is atugang, ang gagawin natin itong 29, syempre i-divide na lang natin yun sa 29, i-divide natin sa 2 equal 14 pieces. Okay, so 14 pieces na outlet yung pwede nating install dito sa 30 ampere na circuit breaker. Okay, so ito guys yung pinaka maximum na yan na pwede nating install dito. So malinaw tayo dito. Okay,
So ngayon, hanggang dito na lang. So sana guys, may naiintindihan kayo. So sa may mga katanungan regarding sa topic na to, just comment down below na kayo sa aking YouTube channel. Okay, so sa mga di pa sana nagsusubscribe, so subscribe na kayo and click the notification bell para lang updated sa aking bagong video. Maraming salamat sa inyo, guys, and God bless. Thank you.